po mga anak. Andito na naman si Lola Becky para mag-share. Share-share lang. yung title, ano? Just Surrender and Obey. Napulot ko yan kay ano eh, kay Tukwata Luminar. Nung, pumunta siya sa live ko ng isang araw. But anyway, just surrender and obey. Maganda yun eh. Honestly, totoo yun. Kasi kung talagang nag-trust ka sa Panginoon at sinusurrender mo talaga sa Kanya lahat at ikaw ay nag-o-obey, gaganda ang buhay. You know, ako kasi thinking ko, talaga pag gumawa ka ng masama, may kapalit na masama. Hindi maganda ang resulta. Yung mga gagawin nating mali, nagkukos pa ng panibagong mali. Lumalaki. Di ba? Ewan ko sa inyo, no? Kung ikaw ba, halimbawa lang, nagsalita ka, nagbitaw ka ng mga salita, na pangit, nagmura ka, blah, 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 blah. Nag-react yung kabila. Imbes na magkakasundo kayong dalawa, kung palaban din yung kasama, yung pinagsabihan mo, gera patani yan. Nauwi sa hindi maganda, nag-aaway, lalo, nagsisiraan, tapos patayan niyo. Pag-isipan natin ito mabuti, no? Bago tayo gagawa ng isang bagay, makikita mo na kagad kung anong resulta eh. Kung may konsensya ka, kung takot ka sa Diyos, kung alam mo na ang mali ay hindi makakabuti. Ewan ko kasi, yung iba, feeling ko lang, ano, duman din ako sa stage na ganun, yung talagang palaban din ako kahit ano, pagka may magbunga nga sa akin, magbunga nga din ako, papakita ko sa iyo, mas matapang ako sa iyo, yung ganun. Normal yung na reaction kasi una hindi mo ina-acknowledge yung Panginoon eh. Hindi mo siya kinikilalang Diyos. Hindi mo siya, ini-ignore mo siya. Yung ganon. Alam mo may Diyos pero ini-ignore mo. Ano ba ang gusto ng Diyos? Mapaganda ang buhay mo pero ano ang ginagawa mo? Ang gusto ng Diyos maging maayos ang buhay mo. Magkaroon ka ng katahimikan. Yung peace, di ba? Kailangan magkaroon tayo ng katahimikan. Pero magkakaroon ka ba ng katahimikan kung yung bunga nga mo lagi nagbibitaw ng pangit na salita? Totoo lang. Na-experience ko yan. Kaya nung habang tumatagal na maraming tinuturo ang Diyos sa akin, na-realize ko na ito pala ang way para magkaroon ka ng peace. Di ko mambibig. Huwag ka nang mag-react. Mas gumaganda. Sabi nga na yan, ni Tambol Vlogs, nagulat ako talaga dun sa kanyang, sa akin, yung aura ko nga daw, parang mas gumanda daw ako. Ang sagot ko dun, kasi at peace ako. Masaya ako. Hindi ako nag-worry. Kausap ko palagi ang Diyos. Ginagabayan niya ako na nakikinig ako. Hindi pa rin perfect, pero yung pagkakamali mo, meron kang iniisip na alam mong mali, hindi na matutuloy. Kasi alam mo na ayaw ng Diyos yun eh. O di kaya, kung magkamali ka man, kailangan matuwid mo kaagad. Pero tingnan mo, kung gagawa ka ng masama sa kapwa mo, tapos ma-realize mo mali, ang hirap humingi ng tawad sa kanila. Kasi hindi nila kayang tanggapin. Hindi na tatanggapin ang patawad nila sa'yo. Kung basta sinabi mo na, sa kanila, buo na sa isip nila na yun ang sinabi mo. Hindi na nila kayang patawarin yun. Marami yan, patatawarin ka pero may ganti yan. Patalikod, traidor. Nagiging traidor ang tao. Yung mga ginagawa nating mali, isipin yung mabuti, mayroong bunga na mali din. Kaya talaga, ako nag-iingat talaga ako, sa totoo lang, yung mga trabaho ko, ng mga dinaanan, ayoko may involve sa mga kupit-kupit. Kasi, iwanan ka ng petty cash, yung mga ganon. Ayoko ma-audit ako eh. Hanapan ako ng pera. Sana punta yung pera. Anong ginastusan mo? Yung mga ganon. Ayoko ma-involve sa ganyan. Kasi masisira pangalan ko dyan eh. Hindi ako makakahanap na ng trabaho kung ang pangalan ko marumi. Tinatry ko yung best ko talaga. Kahit mahirap ang trabaho, hindi ako gagawa ng masama sa trabaho ko.
aalis na lang ako kesa masira yung pangalan ko. Kasi unang-una, yan ang way ko na makakuha ng trabaho. Pag maganda yung performance mo, madali ka marekomenda. Hindi sila magkakamali na irekomenda ka kasi totoo ka, malinis ang konsensya mo. Takot ka gumawa ng masama. Yung iba, makapal ang mukha, talaga. Meron ako mga kilalang ganyan, yung sing-sing ng matanda, ninanakaw. Tapos isang lamo. Akala mo ba mabubuhay ka ng maginawa? Ha, tuktukin ka ng konsensya mo. Magnanakaw ka. Yung gano'n. Ayoko na. Ayoko masusumbatan na magnanakaw ako. Diyos ko. Gagalit talaga ang Diyos. Kaya hindi mo kakayanin na bitbitin ang ginawa mo. Kasi alam mo may mali kang ginawa pero hindi mo tinuwid. Tapos marami kang tao na naapektuhan. Dahil sa ginawa mo, yung ibang tao na nakapalibot sa'yo naapektuhan. Ako naapektuhan eh. Wala ako doon. Kasi ang gusto nilang gawin, parang kasi agency, bahala ng agency sumagot. Yung mga, kahit sa agency hindi ka na makakapasok, blacklisted ka na. Kilala mo yan. Kilala mo yung sarili mo kung sino ka. Sana nanonood ka sa akin. Kapal ng mukha mo, sa totoo lang, dito ko lang sasabihin, hindi ko babanggitin yung pangalan mo, pero mahiya ka sa balat mo. Baka sinusuot mo pa yung sing-sing. Magnanakaw ka naman. Nakakahiya. Yung ibig ko sabihin, iniyayaya ka para magpa lie detector test. Ayaw. Sabi ko, bakit? Bakit? Anong problema? Ba't ayaw mo magpa-lie detector test? Kung wala kang kasalanan, go ka dapat. Ayaw. Ay nako, malaking issue yan dun sa kliyente ko. Pero labas ako dun. Dahil unang-una, sinabi nila sa akin, tapos na eh. 1 week na nakaraos eh. Nakalipas na yung 1 week. Ay yung, I don't know kung ano. Alam mo, kaya ako ganito. Pagka ako pinagkatiwalaan ng amo ko, tapos may reliever ako, ini-endorse ko sa reliever. Oy, may sing-sing dyan, ha? Lagi yung ginagamit. Huwag mong pakikialaman yan, ha? Tingnan mo mabuti. Bantayan mo yan. Ay, nako. Kasi ikaw ang main. Ikaw ang main caregiver na inaasahan. Hindi, pagka gusto niya mag-day off, talagang inisip na lang niya yung day off niya. Mag-i-endorse ka, yung trabaho lang. Eh, yung mga valuables ng matanda, sagutin mo din yun. Ako, ganyan ako. Pero ang kabutihan lang nitong trabaho ko, si Lola, kasi nung bago lang ako, sinabi ko sa kanya, sa anak, sabi ko, sir, sabi ko, she might have some valuables here. Sabi ko, I don't wanna be responsible. Sabi ko, would you just take it out of the house? Sabi ko, at saka yung mga frames ni Lola, mga paintings or whatever. Hindi ko alam, marami siyang dekorasyon dito sa bahay. Hindi ko alam kung anong mamahalin dyan. Wala akong alam. Una, labas-pasok dito yung housekeeper o yung mga reliever, kung sino man yun, hindi ko alam, na nagbubukas ng cabinet na hindi dapat bubuksan. Meron mga ganun. Kaya ngayon, parang may sinyalis ng Panginoon sa akin, mag-ingat na ako eh. Hindi ko sila pinagbibintangan, ano, pero mahirap na merong isa nagagawa lahat damay. Kaya ako ayoko. At saka una, na-stress ako nung may kasama eh. Parang ayoko ma-stress si Lola nga. Nai-stress eh. O, di lalo ako kasi akong pinagsasabihan ni Lola eh. Ano ba yung kinuha mo? Ba't ganyan magtrabaho? Blah, blah, blah. Nakaka-stress yun, di ba? Kasi hindi ko makahanap ng matinong reliever. Meron kasi dating reliever. Permanente siya dito talaga. Matagal siya dito kaso naganap siya ng ibang trabaho. Gawa ng insurance. Kasi wala kami insurance dito eh. Kami ang nagbabayad ng insurance namin. Kasi usually private, wala talagang insurance. Basta babayaran ka nila, bahala ka na. Ganun ako, ganun din ako dito. 1099 pati, nagbabayad talaga ako ng taxes ko. Hindi pwedeng hindi. At saka ayoko na, hindi ako babayaran. I mean, yung hindi ako magbabayad ng taxes. Kasi pag nagbayad ka ng taxes, pati yung state, babayaran mo, no? Sa state, andyan ang pensyon. Nag-iipon ka ng pensyon mo eh. Doon, pagka nagbabayad ka sa state,
pati Medicare, yung mga ganon. Anyway, kaya ako, inaayos ko yung buhay ko. Ang isip ko, lalo na sa trabaho. Kasi gusto ko marekomenda ako ng maganda. Na wala silang, hindi sila mahihiya na irekomenda ako. Dahil wala akong ginagawang masama at talagang matino ako. Talagang responsible ako. Talagang maaasahan ako. Hindi nila ako, hindi sila makakakita sa akin ng pangit. I mean, meron mga maliliit na mga diferensya, pero hindi yung nakaka-apekto sa buong relasyon namin ni Lola. Kaya, sa totoo lang, pag nagtratrabaho ka, kailangan tapat ka. Hindi lang yung perang iniisip mo, hindi lang yung sweldo. Yung pagiging responsible mo na pinagkakatiwalaan ka talagang kailangan panindigan mo na mapagkakatiwalaan ka na hindi ka magnanakaw. Honestly. Hindi, talaga marami akong mga na-experience na hindi maganda sa mga nakakasama ko. Hindi lahat, ano? Pero meron iba. Yung ultimo tinapay ultimo mga pagkain, pati yun, sasabihin ko, ninanakaw, kasi hindi para sa kanila. Dahil bago sila magtrabaho, sinasabi ko sa kanila, magdala kayo ng sarili yung pagkain. Dahil ayaw ni Lola dito na magluluto. Luto na, initin nyo lang sa microwave. Hindi, ako ganyan, ever since trabaho ako, itong lockdown, pumayag na si Lola na magluto-luto, pero ayaw niya yung mga prito-prito. Gusto lang niya mag-bake na lang. Kaya yun, napabake, puro bake. Ay, sister ko, minsan dinadala nga ako ng pagkain, kaya nagpapabili ako sa kanya. Mahabang kwento, pero ito lang, trust, surrender, and obey. Kailangan obey ka. Hindi pwedeng trust and surrender lang. Kailangan mag-obey ka din. Hindi pwedeng magkaibala yun eh. Hindi pwedeng trust lang. Eh kung naging, oo nga, kilala mo ang Diyos, pero hindi mo man ginagawa yung tama, di bali wala. Titiwala ka nga sa Diyos, pero gumagawa ka ng masama. Yung may mga situations, hindi mo sinusurrender sa Kanya, ikaw ang gumagawa ng paraan. Yung, hindi, kailangan talaga magdasal talaga tayo. 1 minute prayer sa umaga, 1 minute prayer sa gabi. Yung 1 minute prayer sa umaga, para humingi tayo ng gabay sa Panginoon, na gabayan niya tayo buong araw ng utak natin malinis. At magpasalamat tayo. Nagising tayo, binibigyan pa tayo ng pagkakataon na lumaban, na makita yung pagpapala ng Diyos sa tamang paraan. Sa totoo lang, yan ang parang ingredient ng pagkakaroon mo ng masayang mukha, maaliwalas, may peace ka, kasi nagtitiwala ka sa Diyos, at sumusunod ka sa gusto ng Panginoon. Just surrender and obey. Hindi ka gagalaw kahit ano. I mean, ang ibig ko sabihin, masusolve natin yung problema natin sa tamang paraan, kasi nagtitiwala ka sa Diyos eh. Humingi ka ng gabay sa Kanya. Kailangan humingi ka ng gabay. Mas gusto ng Panginoon yun na kinakausap mo siya na diretso, sasabihin mo. Alam niya eh. Alam niya, pero hindi ka humihingi. Hindi ka lumalapit. Hindi mo siya kinakausap eh. Alam niya lahat ng kailangan natin. Hindi mo mapapansin yan kasi ang akala mo, kagagawan mo. Yung gano'n, hindi. Ang Panginoon nag-provide niyan. Mayroon sa mga taong gagamitin para makapasok ka sa trabaho o para magkaroon ka ng pera, yung mga ganon. Gawa ng Panginoon lahat yan. Kaya kailangan magpasalamat tayo sa Diyos dahil hindi talaga siya nagpapabaya. Ako, honestly, matanda na ako. Na talagang, sabi ko nga, nung una nag-worry ako dahil paano ko pag matanda na ako. Yung ganon. Pero binigyan ako trabaho ng Panginoon. Mula noon, hindi napapatid yung trabaho ko. Talagang mamamatay yung alaga ko. Wala pa isang buwan, may trabaho ako kaagad. O minsan, isang linggo pa lang, may trabaho na ako kaagad.
Yun ang way ng Panginoon na kailangan natin i-acknowledge. Kaya talaga nagpapasalamat ako sa Diyos. Tsaka kasi nagdadasal ako yung sasabihin ko kasi alam ko na yung situation, ano, mamamatay na yung alaga ko. Alam ko na eh. Kasi may hospice. Pag may pumasok na yung hospice, kadalasan talagang papunta na siya doon. So anyway, di, habang nakaupo ako, tinitingnan ko yung matanda, sabihin ko lang, Lord, lapit na to. Gawa na ba yung pasyente ko? Meron na ba akong malilipatan? Yung gano'n, naka-ready na ba yung pasyente ko? Gano'n ako, manalangin. I mean, parang, yun nga, parang BFF mo ang Panginoon talaga eh. Excuse me. Saka sa Panginoon, masasabi mo lahat na hindi makakalabas. Labas mo yung nararamdaman mo talaga. Naiinis kayo, labas mo. Ako ganyan eh. Pagka nagagalit ako, Lord, ito, naiinis talaga ako. Kalmahin mo ako, Panginoon. Ayoko magalit. Kalmahin mo ako. Talagang binibigyan ako ng Panginoon ng kahinaunan. Sa totoo lang. Kaya kailangan talaga totally mag-depend tayo sa Panginoon. Kasi siya lang talaga mag-provide ng paraan na magiging tahimik ang buhay natin. Basta nga lang, susunod tayo. Huwag tayong gagawan masama. Ayusin natin. Kung magkamali ka, normal yun. Pero ituwid mo. Pero huwag nang ma-involve ang ibang tao. Saka ang mga anak natin, palakihin natin sila. Nakausap ang Diyos, nagdadasal. Yun nga yung family altar, di ba? Malilit pa kami noon eh. Alam ko na yun. Kasi nagdi-dinner kami. Pagkatapos ng dinner, di mayroong, wala kaming maid noon, toka-toka, yung division of labor. Yung maliliit, pinapakit na ng nanay ko yun. Yung medyo mas, yung mga panganay, yung matatanda. Katulad ko ako, kunwari, maghugas akong plato. Yung isa, maglilipit ng lamesa. Yung, you know, may ganong experience ako habang lumalaki ako noon. Kaya, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Binalik niya sa akin lahat yun, pinakita niya sa akin. Diba, ganito ka nung maliit ka? Bakit kinakalimutan mo na? Yung gano'n, maalala mo talaga yun eh. Kasi magandang epekto nun sa akin. Na nagkaroon ako ng pamilya na madasalin din. Yung magulang ko at, you know, yung magulang ko at mga kapatid ko, nagkaroon din ng gano'n. Sama-sama kami na nanalangin, nagbabasa ng Bible, yung talagang may gabay ang Panginoon na nangibabaw sa buhay ko. Kaya, nag-backslide man ako, hindi niya ako pinabayaan lumala. Nandun yung, hindi talaga perpekto, hindi talaga magiging perpekto, pero naitutuwid, naiaayos. Kasi nandyan ang Diyos, alam mo nandyan ang Diyos, hindi ka niya pababayaan. Kaya kailangan, magdadasal tayo palagi. Para hindi tayo mantong sa mga sitwasyon na hindi natin gusto. Tapos bandang uli magsisisi ka dahil ginawa mo. Kasi dapat nakatuto ka sa Panginoon. Yun nga, 1 minute prayer sa umaga, 1 minute prayer sa gabi. Malaking bagay yun, malaking bagay talaga. Hindi lang nga minsan 1 minute eh. I mean, honestly, any time of the day. At tulad ko, ako dito sa trabaho, kapagod ako, maupo ako, dasal na ako, kausap ko ng Diyos, Lord. Sakit ang tuhod ko. Labad. Hindi ako bibigay. Hindi ako maangal. Sinasabi ko lang, nararamdaman ko. Tapos later on, mawawala. Ah, tingnan mo, ako dumaan ako, punta ako sa orthopedic doctor. Binigyan ako ng shot. Oh, nakatulong ng konti. Nawala yung ikang-ikang ko. I mean, yun ang tuhod ko. Pero, kasi palaban ako eh. Alam ko, hindi lalala. Nakita ng Panginoon, hindi ako mahangal, silang. Hindi ako mahangal, silang. Masakit. Inom ako ng gamot, punta sa doktor. Walang ginawa yung doktor. You know, hindi effective yung binigay niya sa akin na shot eh. Pero kahit paano, yung brace ko nakakatulong sa akin. At saka hindi ko iniinda lagi, hindi ako maangal. Mahirap kasi pag angal ka ng angal, lumalaki yun. Lahat pinapansin mo, mag-aaborido ka. Kaya walang mangyayari kung ganun. May kanta nga yung, trust and obey, for there's no other way.
To be happy in Jesus is to trust and obey. Mali pa ako, alam ko na yung kantang yan. Hindi ko na yung makakalimutan. Tsaka yung isa pa, I surrender all. I surrender all. Meron ako lyrics niya, pero anyway. Talagang maganda yung mga kanta noon. I mean, meron magaganda ngayon, no? Pero mas pumasok sa isip ko yun, sa puso ko yung mga kanta na yun. Sa kotse ko, eh, meron akong, ano niyan, nakasave yan sa aking telepono. Pagka nagmamaneho ko, yan mga kanta ko, Trust and Obey, I Surrender All. Marami pa magandang mga Christian songs na angkop sa yun, mga pangangailangan ko na gabay. Talagang kailangan mga kanta rin. Hindi yung mga kanta na ano, masyadong emotional yung mga ganon. Ito, gabay lang to sa akin. Nakakatulong talaga. But anyway, mahaba na pala na naman to. So anyway, hindi na magpapatagal muna. Basta trust, surrender, and obey. Importante yun. At magdasal kayo palagi. Umaga. Kahit 1 minute lang. Sa gabi. 1 minute. One minute, hindi mabigat yun. I mean, matutuwa ang Diyos kasi kahit paano may binigay kang oras sa Kanya. Hindi puro YouTube. O hindi puro chismis. Diba? Minsan sa kwentuhan, mas marami ka pang oras na binibigay. Ano ba yung 1 minute para sa Panginoon? 1 minute sa umaga lang. Lord, thank you. Gising na ako. Salamat sa panibagong araw. Gabayan mo ako buong araw, Panginoon. Manguna ka sa isip ko. Para kung meron ka nakikita. Oops, ansya si Horace, sandali. Nagising si Lola. So anyway, ito na. Basta ito lang. Huwag tayong bibigay. Laban lang tayo, pero sa mabuti. Huwag tayong gagawan masama na pagsisisihan natin. Kailangan ayusin natin talaga mga pag-iisip natin. At yung relasyon sa Panginoon, malaking bagay ang maitutulong nun sa atin. Yung mga blessings, darating yan. Dahan-dahan nagbibigay ng blessing ang Panginoon talaga eh. Makapagsaing ka ng bigas at kahit na may sardinas ka lang, blessing yun. Makainom ka ng tubig, blessing yun. Actually, lahat. Yung kung i-acknowledge mo lahat na talagang galing sa Panginoon, gagang ang buhay mo eh. Huwag ka lang mapag-asam. Makontento ka muna kung meron ka. Hindi mo mapapansin, lumuluwag. Magiging maayos. Dahan-dahan. Hindi, huwag ka nagmamadali. At lalo na kung marami ka ng blessings, huwag lalaki ang ulo mo. Huwag ka maging mayabang. Babawiin sa'yo ng Diyos yan sa ibang way. Ikaw rin ang gagawa ng pagkakamali mo. Lalo na kung tumaas ang posisyon mo, tapos naging mayabang ka, nakala mo kung sino ka na, hindi ka tatagal. Maniwala ka sa akin. It's either magkasakit ka, maaksidente ka, marami. Maraming pwedeng mangyari. Kaya huwag kang mayabang pagka marami kang pagpapala. Magpuri ka sa Panginoon dahil binigyan Kanya ng blessing at maging mabuti ang ugali mo. Hindi mo kailangan tumulong sa kapwa mo ng malaki. Ang kailangan, maayos ka sa Panginoon. At ang pamilya mo, ayusin mo ang pamilya mo. Huwag mong pababayaan ang pamilya mo. Importante ang pamilya mo. Binigyan blessing yun ng Panginoon, ang pamilya mo. Kaya ayusin mo. Mas magagandang blessing pagka maayos ang mga relasyon, lalo na ang pamilya. Anyway, mga anak, ako, emotional ako sa mga ganito, no? Kasi family, malaking bagay yan sa akin. Gusto ko maayos lahat. Lahat ng kapatid ko, pasalamat ako sa Diyos, okay lahat. Nanay ko, tatay ko, talagang lahat maayos sila. I mean, praise the Lord talaga. Walang experience na pangit sa mga panahon na to, no? Sa pandemic. Kaya talagang kailangan magpuri ako sa Panginoon dahil ginagabayan niya kami, pati mga pamangking ko. Nakakatuwa. I mean, alam ko na sa mga ayos lahat ng mga pamangking ko. Kaya talagang nagpupuri ako sa Panginoon. Kaya yun, isipin niyo lagi muna yung sarili ninyong pamilya.
bago kayo lalabas. Ang mga nasa labas, pwede niyong tulungan kahit konti, yung ganun. Huwag ninyong paasahin na kaya ninyong tumulong ng malaki. Kasi kung minsan yan din ang nagiging dahilan na umaasa sila. Lalo na silang umaasa, hindi na sila kikilos. Kailangan turuan din natin silang magsikap at lumapit sa Diyos. Anyway, God is good. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, basta gawin lang natin yung tama. Trust, surrender, and obey. And be kind to one another. Be a blessing to one another. Be safe, and God bless us all. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Lola Becky, ang aking besti. Lola Becky, maaasahan siya. Lola Becky, o ka na at chika lang. Thank you.